araw po ulit mga kabayan at mag-share po ulit ako sa inyo ng isang napakasimpleng putahe na napakadali lang lutuin. So meron ako din yung tuwalya ng baka, ayan, o beef tripe. Gagawin ko po sana itong kare-kare o lulutuin ko ng isang araw ay hindi ko na naluto. So gawin na lang po natin kalyos. Napakadali po nitong lutuin at napakasimple. So umpisahan na po natin at medyo frozen pa pero pwede na po natin siya i-blanching. Ilagay na po natin sa kawali. May tubig na ho para tayo dire-diretso. Ngayon, buhay lang natin ang kalan. Tapos, lagyan natin ng asin. Yung unang kuloy, tatapon po muna natin yan. At saka sa natin palalambutin mamaya sa pressure cooker. Pag kumulo, mga ilang minuto lang o mga 2 minuto, hanguin uli po natin yan. Yan, okay na po yan mga kabayan. Hanguin natin. Ating uhugasan uli. Lagay natin si strainer. Tapos hugasan po uli natin. Palamigin natin ng konti. Tapos po ating gagayatin. Gawa ang gayat po nito yung pangkare-kare. Puputuli natin. Gagawin natin strips. Gayatin natin. Saka natin palambutin ng ayos ating pressure cooker. So yan, liitan lang po natin ang gayat. Gawin natin haba o strips. Gayatin po muna natin bago natin isalang sa pressure cooker para mamaya dire-diretso na ang ating pagigisa. Yan, tapos na po natin gayatin. Oh. Ginawa natin haba yung gayat o strips. Lagay na po natin sa ating pressure cooker para mapalambot natin. Atin na sabaw. Tapos, timplahan po natin ang asin. Lagyan na rin po natin ng konting paminta. Takpan lang po natin. Atin dyan yung palalambutin. Mamaya, pagka nasirit na, orasan po natin yan. Nasa 45 to 1 hour ang pagpapalambot. Pero pag sa kawali po, kasi mas matagal, kaya gagamit tayo ng pressure cooker. Orasan po natin pagka nasingaw na. So, habang pinapalambot po natin yung ating beef tripe, ay piprepare po natin yung ating mga gagamitin. Meron po tayo dito paprika, keso, tomato sauce. Gagamit din po tayo ng konting oregano, garban sauce, sibuyas bawang, bell pepper at chorizo de Bilbao. Yan po ang ating mga sahog. So prepare na po natin habang inaano natin yung kwan. Pinapalambot natin yung ating tuwalya. Gayatin lang po natin yung chorizo. Ayan, ganyan ang gayat. Kung may extra kayong chorizo, pwede nyo pong dagdagan. Isa lang po kasi ang available ko ngayon dito, kaya isa lang aking gagamit. So, ang bell pepper po ay depende na sa gusto nyong hiwa, pero hiwain ko lang po siya ng pahaba. Strips. Na yung mga kabayong ating mga pinrepare na ingredients. Meron tayong bawang at sibuyas, bell pepper, chorizo, oregano, yung ating paprika, garban sauce, depende sa kung anong brand po ang gusto nyong gamitin, tomato sauce, kung anong brand din ang gusto nyong gamitin, keso,
at kung anong brand din ang gusto niyo pong gamitin. So hintayin lang natin po itong lumambot at maya-maya pag lumambot ito ay pisa na natin mag-isa. At pagkalipas ng 45 minutes mga kabayan, patayin natin ang apoy at atin muna po siyang papalamigin. Huwag natin tatanggalin yung pressure at yan ay dire-diretso pa ang pagpapalambot. So hintayin po natin lumamig bago natin umpisa ang igisa. Na, wala lang pressure mga kabayan, atin ang bubuksan. Tingnan natin kung malambot. Oh, malambot na. Oh. Oh, tamang-tama ang pagkakalambot. Ang ganda ng lambot. Set aside na po natin ito. At tayo ay magigisa na. Gamit tayo ng ating kawali. Init na ho tayo ng kawali. Isa na natin. Napakasimple lang po nitong lutuin. Basta napalambot natin yung tuwalya. Madali na yung lutuin. Tabi na natin. Ilapit natin yung ating mga rekado. Salang na po tayo ng mantika. Lagay na tayo ng mantika. Isa na tayo ng bawang. Madali lang kung uminit yung ating kawali na yan. Lutuloy lang po natin yung bawang para mabango pero huwag natin susunugin at pag nasunog ay mapait. Pag mabango-bango na, magbabrown na, alagay na po natin ang sibuyas. Lampo natin yung ating sibuyas at bawang. Tapos, lagay natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Palabasin po natin yung amoy ng chorizo. Gisa natin siya para mabango. Maganda ang pagkakaluto ng ating chorizo. Okay, pwede na po tayo maglagay ng tomato sauce. Isa natin yung tomato sauce. Parang kulang, dagdagan natin. Po natin yung ating ano. Ayan. Tansyahin nyo lang po. Pwede nyo salain kung hindi nyo matansya yung gusto nyo sauce. Ito ay tansyado ko na yung sauce kaya pwede natin irekta. Ilagay na natin yung kanya sabaw kasama na.
Napakadali lang po nitong lutuin yung kalyos. Dagdagan po natin ang timpla, paminta. Lagay na rin natin yung ating ano, paprika. Lagyan po natin ng kaunting ano, oregano. O kung mayroon kayong mga pampa-aroma, pwede nyo ilagay. Haluin lang natin. Pakuluin po muna natin. Hindi po tayo maglalagay ng asin dito dahil yung ating kaldo kanina sa tuwalya nung nilagay natin sa pressure cooker may asin na. Hindi po muna tayo magdadagdag ng asin. Pakuluin muna natin. Pagkulang, saka tayo magdadagdag. Yan, nagkukuluan na. Dagdagan po natin ang timpla. Dagdagan natin ang cheese. Damihan natin yung cheese. At yun na may excess lang po natin yung cheese na yan. Tapos, lagyan natin ang garbanzos, bell pepper. Haluin lang po natin. Ganda na ating kalyos, oh. Kung meron po kayong olives, green olives, pwede rin po kayong maglagay ng green olives. Depend sa available ninyong ano, ingredients na nasa bahay. Lapot na. Pabayaan lang po natin itong makuluan. Lutulutuin pa natin ang saglit at titikman natin. Hindi muna tayo maglalagay ng pampaalat at marami tayong cheese na inilagay ay yung cheese po ay nagpapaalat din yun eh. Baka umalat. Ang ating kalyos mga kabayan no? Ayan deep tripe tikman po natin wow sarap na tamang tama na po yung alat na ano nilagay din tayo magdadagdag ng asin. Pero pwede po kayong magdagdag, depende sa panlasa nyo. Hindi ko lang po siya masyadong inaalatan at kakaya ng nanay ko ay bawal sa kanya, sobrang maalat. So yun, ganun lang po kabilis. Patayin na natin ang apoy at luto na po itong ating kalyos. Ayan. Tamang-tama ho ito sa tinapay. Pero kung may tinapay kayo, o di kayo kanin. Pero dito sa Pilipinas atin ay talagang kanin po ang tinutuwangan yan. So, hanggang dito na tayo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik ng ating mga videos. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Oh, kaya po tayo mga kabayan. Oh. Mga pampan. Oh. Nasa bawang konsos. Ah, may pan pa. Tay, kukuha rin kita. Ah, meme.